trickle down. Easy now, no need trickle down. Nagkaroon ng anak, sinawigan at bugan. Buong kwento. Nagkaroon ng anak, sinawigan at bugan. Muling isinalaysay sa Ingles ni Maria Luisa B. Aguilar Cariño. Isinali ni Vilma C. Ambat. Hi, ano ang saysay ng buhay? Na ibulaslas ni Bugan sa kanyang asawang si Wigan. Hindi man lang tayo magkaroon ng anak, mukhang hindi ipinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Sumang-ayon naman si Wigan. Oo, tama ka. Pero halika muna. Mag-MOMA tayo at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin. Matagal na nag-isip ang mag-asawa hanggang nakapagdesisyon si Bugan na magtungos tahanan ng mga Diyos sa silangan. Dito ka lang, Wigan. Pupuntan ko ang mga Diyos na sinangilin, bumaker, bolang at mga Diyos na mga hayop. Sinimula ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong. Dumaan sa Puitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Naba, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito, "Saan ka pupunta, Bugan?" Sumagot si Bugan, "Pupunta ako ng silangan para maghanap ng lalamon sa akin, sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan." Tumawa ang igat. "Huwag kang malungkot, Bugan." Wika nang nito. "Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga Diyos." Ipinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lagod. Nakita niya roon ang isang buwaya. "Tao, bakit ka naririto?" Pag-uusisa ng buwaya. "Ako si Bugan ng Kiyangan at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa." Sagot ni Bugan. Humikab ang buwaya at nagsabing, "Hindi kita maaaring kainin sapagkat napakaganda mo." Ipinagpatuloy muli ni Bugan ang kanyang paglalakbay at nakarating sa tahanan ng kinakatakutang pating. Nilabanan niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Hinarap niya ang pating at nagwika. "Pakiusap, kainin mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak." Sumagot ang pating, "Isang malaking kahihiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain bago maipagpatuloy ang iyong paglalakbay." Pagkatapos saluhan ang pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga Diyos na sinangilin, bumabaker at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod, kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon, hinintay ang mga Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si bumabaker. "May naamoy akong tao," sabi ni bumabaker. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. "Anong ginagawa mo dito, Bugan?" tanong niya habang kinikilala kung si Bugan nga iyon. "Naku, nagpunta ako rito
upang mamatay, sapagkat hindi na rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng ilang taon. Wika ni Bugan. Kahibangan, wika ni Bumabaker habang tumatawa. Halika, hanapin natin si Ngilin at kung nasaan pa ang iba. Wika ni Bumabaker. Nalugod ang Diyos na makita si Bugan. Nagbigay sila ng regalong baboy, manok at kalabaw. Sasama kami sa iyo pabalik sa kiyangan. Doon ka namin tuturuan ng ritual na buad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay. Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan. Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritual na buad. Sinagawa ni Wigan at Bugan ang ritual at pinasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan. Maraming salamat. Easy now, no need to go down.